Makabuluhang buwan ng panitikan at kalutong Pilipino ngayong Abril. Taos-pusong pasasalamat sa Pangulo ng MSC, Dr. Diosdado Solueta, taga-pangulo ng KWF, Dr. Arthur Casanova, dekano ng CAS at direktor ng MSC Sentro ng Wika at Kultura, Dr. Ernesto Largado, at katuwang na direktor ng MSC SWK, Binibining Aubrey Jen Matibag. 10 na mga intern ngayong taon ng MSC Sentro ng Wika at Kultura. Mapagpalang umaga sa lahat. Tungkol sa panitikan ng MSC Litera Club na muling ma-accredit bilang pangkuleyong organisasyon habang ang Buknok Marinduque at MSC Publication, isang bagong tatag na tagapaglimbag ng National Book Development Board, ay nagsagawa ng Creative Expo at Literary Festival and Book Fair. Salamat sa Department of Trade and Industry noong Marso 18 hanggang 31 ay nakabahagi ang MSC Publication sa Creative Marinduque Exhibit. Tampok ang output ng MSC Litera Club mula 2013 hanggang kasalukuyan. Gayon din nakabuo ng catalog ang MSC Publication na hindi bababa sa 30 libro at 20 may akda. So hayaan niyo ako na ibahagi ang naging output ng MSC Litera Club at ng ating mga intern. So kung nakikita nyo, ito ang pabalat ng catalog ng MSC Litera Club. Ilan lang naman itong akda, pero lampas na 10 taon na ang organisasyon na nagsimula bilang MSC Litera Club sa School of Arts and Sciences at ng School of Liberal Arts hanggang sa maging MSC, at inaasahan natin na ma-accredit itong organisasyon na to na pang kolehiyo. So tampok dito sa catalog na to ang mga naging accomplishment o nailimbag na maaklat ng membro ng MSC Litera Club. Ang isa dito ay noong taon 2023, yung Likai, Iriman din ang Sining ng Marinduque. At ilan sa mga may akda ay hindi lamang sa College of Arts and Social Sciences, kundi maging sa ibang kolehiyo o paaralan ng ating universidad. So ang MSC Litera Club ay nakapaglimbag din ng mga literary folio noong taon 2018. Ito yung isa, yung Balangaw, at ang isa pa ay yung Malikhain. At ilan sa mga naging may akda dito ay sina Binibining Magno, si Ginoong Malisis, at si Binibining Malco. At isa sa mga unang naging output o publikasyon ng mga mag-aaral natin na miyembro ng MSC Litera Club ay itong MSC Pre-V-Day Celebration, isang serye ng mga talakayan sa MSC Buwak sa main campus. So taong 2014 po ito. So maliban dyan ay matatagpuan naman natin, ito yung nabanggit kanina na Creative Expo, Literary Festival at Book Fair sa Moriones Arena sa Bayan ng Buwak. So ilan sa mga libro at may akda dito ay matatagpuan dito sa catalog na to. So para naman sa paksa ng kapayapaan, ang Marinduque palagi ang kinukonsidera na pinakang payapang lalawigan sa bansa. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang naggagawad at kumikilala sa pinakapayapang puok sa kapuluan ay ang Philippine National Police. Ang pagpapalagay nito ay bilang ng mga krimen. Sa panahon ngayon, mahirap na ding sabing tahimik o walang nagaganap na krimen. Bago tayo mauwi kung saan usapin, ibabaling kong muli sa panitikan ng ating talakay. Sa isang panayam kay Dr. Eugene Ibasco kasama sa seri ngayong
KWF na buwan ng panitikan tungkol sa panitikan pambata at mga usapin ng kapayapaan. Mas pinalawak ang usaping nabanggit sa saklaw ng edukasyong pangkapayapaan. So bahagi nito ang International Education, Development Education, Conflict Resolution Education, Environmental Education at Human Rights Education. Maraming narekomenda si Dr. Ivasco ng mga aklat na pambata tungkol sa edukasyon sa karapatang ng mga bata. Gayon din ang mga posibleng tema ng programang Peace Education. Ang ilan dito ay nonviolence, conflict resolution techniques, demokrasya, disarmament, gender equality, human rights, environmental responsibility, history, communication skills, coexistence, international understanding, at tolerance of diversity. Sa Marinduque, isa sa tampok pa na akda ay yung ginawa ni Binibining Arnela Laririt. So balikan natin yung catalog. So meron siyang bahagi dito na retelling ng popular na akdang bayan, ang kwento ng gintong baka at gintong barko. Sang-ayon pa rin sa tema ng panitikan at kapayapaan, tinukoy ni Dr. Ivasco sa mga teknik sa pagkukwento at pagpapaliwanag sa mini storybook ni Binibining Laririt. Gamitin ay mga simbolo ng kapayapaan, nostalgia o pangungulila sa nakalipas o panahon ng kapayapaan, pananabik sa pinagmulang bayan, pagpapakita ng resilience ng mga batang tauhan, o higit na pagpapatibay o pangangalaga sa sariling kultura, tradisyon, wika, kasaysayan, paggamit ng unang panauhan sa pagsasalaysay at paggamit ng mga konkreto o pamilyar na halimbawa o eksena. So maliban doon sa gintong baka at gintong barko ay iba pa sa mga matatagpuan na aklat at may akda sa katalog ay yung ginawa ni Binibining May Morales, yun ayon kay Kid Talaba. Noong nakaraang taon ay nagsagawa tayo ng scene tour sa Buknok Marinduque, sa Tipsy Toast at maging sa MSC Gasan. So ito din yung bahagi ng Litera Club na dito yung Likai, yung Malangaw, saka yung Malikain na Literary Folio. So sinama na rin at dinamay dito yung sarili natin akda na lumabas sa Bayan-Bayanan at isang international na publikasyon, yung Chasing Sunsets. So sa bayan naman ng Buena Vista ay meron tayong Small Town of Great Vista, at sa Torrijos na ilulunsad ngayong buwan at magkakamera ng kopya si Rejan Mendones sa mga darating pang panahon. At gawa din ng ating mga mag-aaral na nagsagawa ng thesis ay ganirig din sa amin Marindukenyo Collective Lexicons, at galing sa ating disertasyon yung nagsasariling araling Pilipino. So meron din tayong mga akademikong papel mula doon sa ating pag-post ng ugat, yung Kapuluan. At meron din tayong mga forthcoming na libro. So yung isa ay mula kay Brian Viret, ang isa pa ay kay Sir Danny Mandini. So meron din iba pang mga taga Marinduque na nakabase sa Universidad ng Pilipinas na may lahok dito sa catalog na to. So pwede nyo pang basahin at available online itong catalog na to para sa karagdagan na detalye. So bilang panghuli, nais ko rin kuhain ang pagkakataon sa kinahinatnan ng Island and Archipelagic Studies Massive Open at Online Course. Live na po ang Island and Archipelagic Heritage MOOCs. Binubuo ng apat na module. Ipakita natin kung saan ito makikita sa website at sa platform na Teachable. So meron apat ito na module
kasama ang intro to island studies, island fisheries, island agriculture at archipelagic transdisciplinary. Habang nasa loob naman ng intro to island studies ang salalayang kaisipan at prinsipyo nito kagaya ng agile framework and mindset for islanders, island futures and foresight, island heritage and culture, at ang panghuli ay ang TIPING approach. Ang TIPING ay acronym para sa The Innovation Programs Perspective for the New Governance of Islands. So samantala, ang magkatambal na island fisheries at agriculture ay tampok ang mga pag-aaral ng BS Fisheries at BS Agriculture upang maging kasaysayan ng MSc Gasan at MSc Torrijos na nagdiriwang ng 39 na taon. So ang huling module ay tungkol sa archipelagic transdisciplinary ay para naman sa mga kaugnay na proyekto kagaya ng creative podcast, Island Notes at Celebrate Islands Project in 120 Seconds. So gusto ko rin ipakita yung halos isang taon bago lumabas na ating ambag sa Small Island Cultures Research Initiative. So meron tayo ditong bahagi ng Island Notes at Curated Audiovisual Essay. So ang pamagat nito ay Marinduque Creative Island Heritage and Tradition of Lent Visual Arts, Moriona Seed Play, Sinakulo Performance at Easter Sunday Festival. So ito ay kombinasyon ng mga video, mga sining visual at mga datos na galing sa iba't ibang gawain sa Marinduque tuwing sasapit ang Mahal na Araw. So maaaring yung makita ang artikulo na to at pwede din mapanood ng mga video na nakapaloob dito sa Island Notes sa website ng SICRU. So ngayong buwan ng panitikan at kalutong Pilipino, muling pagbati at Godspeed at good luck sa mga kasama sa colloquium at paligsahan. Hindi lang ang aking mentee si Binibining Arnela Laririt, kundi maging sa mga mag-aaral at mananaliksik na magbabahagi ng kanilang thesis mula sa BA Social Work, sa BA Communication at BA English Language Studies. So muli, makabuluhang buwan ng panitikan at kalutong Pilipino.